nawa ko na. What about China? Should we comply with the fishing ban? No, we will be imposing our own ban. Back! I vote to hold the Chief Justice guilty. Ako po si Lucy Cruz Valdez. Samahan niyo po ako sa isang malalimang pagtalakay sa mga balita at pag-usisa sa mga kontrobersya. Ikaw at ang balita, reaksyon. Wala kaming pera, naubos yung mga gamit namin. Ang hirap magpundar ng gamit. Ba't hindi kayo pumunta sa evacuation center? Hindi kami makalabas. Ano, siyempre mahilig, siyata ko. Dadami ba yan kung hindi ka mahilig? Ibig mo bang sabihin si Senator Soto ay nakipagsiping lang sa kanyang asawa 4 times at during her safe period? Pagdaan ng bagyo, simula na ang cleanup, hindi tubig baha ang problema. Ang tunay na kalaban ay ang putik na dala ng tubig baha. At hindi lang putik kundi burak na galing sa mga imbornal at estero ng kalungsuran. Ganito ang itsura ng Rodriguez Rizal noong kasagsagan ng ulan. Ganito naman ang sitwasyon ng humupa na ang baha. Sangkaterbang putik ang dinatna ng mga residente rito nang balikan nila ang kanilang mga bahay. Kinailangan pa ang mga payloader para limasin ang putik. Mula sa mga appliances hanggang sa mga damit at iba pang gamit sa bahay, hindi pinatawad ng malagkit na putik. Kaya ang buong komunidad wala ring humpay sa paglilinis. Kanya-kanyang salba na ng mga gamit na pwede pang pakinabangan. Ang mga damit, sa putika na rin binabanlawan. Amin, babanlawan na lang si Maribeth, residente ng Kasiglahan Village sa Montalban. Tanging ang santo ng poon ang naisalba mula sa nasalanta niyang tahanan. Halos di na malakaran ang loob ng bahay dahil sa kapal ng malagkit na putik na bumalot sa lahat ng kanyang gamit. Nung ipangalan nito wala na, wala kaming nakuha. Lahat ang bag, binilabang na lang namin sa ilog yun. Paano ba kami titira dito? Paano ba kami magsisimula? Wala lahat. Pati ang mga kapitbahay ni Maribeth, ganito rin ang sentimiento. Malaking tanong sa lahat kung paano pa nga ba makakapagsimulang muli matapos anurin ng baha ang lahat ng kanilang pinaghirapang ipundar. Nalimas ang mga gamit, makapal na putik ang kapalit. Yun nga po ang hindi ko alam kung ano, paano namin masimulan itong nangyari na to eh. Wala kaming pera, naubos yung mga gamit namin, ang hirap magpundar ng gamit. Mula nung lumanguy ako nung isang araw dyan, hanggang ngayon wala akong panti. Mga panti ko dito, nandito eh. Sa ibang lugar, gabundok na mabahong basura at maitim na burak naman galing sa mga imbornal ang pumalit nang humupa ang baha. Sa tindi ng kalat, nagbayanihan na ang mga residente para limasin ang mga ito. Maganda mang idinulot ang delubyong dinanas natin noong nakarang linggo, ito ay ang maramdaman na sa oras ng sakuna, nagbubuklod-buklod tayo para magtulungan at muling makabangon sa kinalubugang trahedya. Nakita natin ang mga taong natrap sa mga bubungan ng nanalasa ang hanging habagat noong nakaraang linggo. Nakita natin kung paano nila tiniis ang ginaw, gutom at antok araw-gabi habang binabayo ng ulan. Inalam ng aming reporter na si Mike Templo ang buhay sa ibabaw ng bubong sa gitna ng bagyo. Matapos ang walang tigil na pagbuhos ng ulan nitong nagdaang linggo, libo-libong katao ang muling nagsiksikan sa mga eskwelahan at covered court. Maisalba lang ang kanilang buhay mula sa rumaragasang tubig.
Pero hindi lahat ng nasalanta ay piniling lumikas. Ang ilan, minabuting sa second floor o di kaya sa bubong ng kanilang mga bahay manatili. Tulad na lang ng nadatnan kong mga residente ng St. Joseph sa Pasig. Isa sa kanila si Aling Ami na natsyempuan kong nakatambay sa bubong kasama ang pamilya. Tila sinasalubong ang pagkagat ng dilim. Ba't hindi kayo pumunta evacuation center? Eh wala kang magawa eh. Siyempre malalim tubig. Hindi kami makalabas. Magandang gabi po. Napuno ng tubig baha ang kanilang nirerentahang bahay sa kasagsagan ng habagat. Ang kanyang mister na si Ronnie, malungkot na lang na binabalikan ang mga kagamitang lulutang-lutang sa tubig. Kagamitin mo namin ang mga lumugog. Yan. Yung rep namin ito. Rep namin ito. Yan. Wala eh. Mabilis yung manonong kuti. Saka hindi naman pwede yakit na tsagaan yung gamit namin sa taas eh. Kasi mamaya bumuho yan eh. Di lalo naman wala kami ano. Mula nung andoy hanggang dito, ba't nyo pinili pa rin tumira dito? Eh, wala lang kami paglilipatan eh. Hindi naman lang mag-afford na ano eh. Na... Ibig sabihin eh, lumipat o ano. Kaya naman kung hindi sa bubong, sa maliit na kwartong ito sa second floor nagsisiksikan ang pamilya nila Mang Ronnie. Kwartong ipinahiram lang ng kanilang kapitbahay. Naiya din ako dun sa tinutuluyan namin. Kaya minsan, nagtsatsaga na lang talaga kami doon. Tututulog ka, kinakabahan ka. Magkaroon ka ng ngayon, nagkakapobya na nga kami. Dalawang araw na kami walang tulog eh. Palitan kami mag-asawa. Sa aking saglit na pakikisalamuha sa kanila sa ibabaw ng bubong, ramdam ko ang kanilang pangarap na balang araw, hindi na nila kailangan pang mangamba sa pagdating ng bagyo. Para sa Reaksyon, Mike Templo, News 5. Alam niyo bang apat na sanggol ang ipinapanganak kada minuto dito sa Pilipinas? Kaya naman hindi na nakapagtatakang umabot na sa mahigit 100 milyon ang populasyon natin ngayon. Kung nahihirapan kayong isipin ang laki ng bilang na ito, panoorin nyo ang pamilyang ito sa Navotas na may 64 na miyembro at sama-samang nagsisiksikan sa ilalim ng iisang bubong. Jok-jok, si Mak-mak. Si Star, si Tintin. Kahit mabuti na ang buhok, kaya pa raw isa-isahing bilangin ni Nanay Consuelo ang kanyang mga anak at apo. Uno ka ba si Dos? Mapusok daw sila nung bata, kaya naman 15 anyos lang si Nanay nang magbuntis sa kanyang panganay na anak. Ikagustuhan kami, siyempre mahilig siya at ako. Dadami ba yan kung di ka mahilig? Uso ang family planning noon, kaya naman 10 ang kanyang naging anak at halos 50 na ang kanyang mga apo. Tagang hindi ko may takot kasi ako, hindi ako nag-birth control. Sinubukan daw niyang pagsabihan ang mga anak noon na hinay-hinay lang sa pagpaparami, pero marami sa kanila hindi nakinig. May 2 buntis. Feels ako before, kaya alam, pag nakakalimutan, kaya yun, nandun sa dumami sila. This particular bill coerces the families in this country, even against their objections, religious objections. Ang sitwasyon ng pamilya ni Nanay Consuelo ang naisolusyunan ng Responsible Parenthood Reproductive Health and Population and Development Act of 2011 o mas kilala sa tawag na RH Bill. Noong nakaraang Lunes, muling uminit ang diskusyon tungkol sa panukala. But this is not pregnancy, it's not a disease. Pero sa sesyong ito, nanaig ang mga pabor sa pagpapatupad sa RH Bill dahil napagdesisyonan na ng Kongreso na itigil na ang debate ukol dito at ipasa na ito para sa second reading. I build it as just a procedural thing to end the period of interpolation and debates. Sa datos, 12 na ang Pilipinas.